May video pa yun eh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Isa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Kasi kagabi lang may sinabi si Senator, si former Senator Trillanes ang articles of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong ugong-ugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron mang impeachment, naririnig nila sa iyo daw po. So sorry, we have to ask you again, ma'am. Kinot ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. Ikot ko ulit para ito yun, inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think ni kineri din siya ng iba't ibang media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then yes, nagsalita kanina, sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino? Alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko. Sasabihin ko kung sino. So, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Kasi ang dami nyo ng materials to. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, o ano pa yung trabaho ninyo, wala na kayong balita. O, hindi. Hindi. Alam niya naman eh. Gusto niya lang manggaling sa akin. Alam niyo kung sino. Gusto niya lang manggaling sa akin. Pero mamaya na, kasi hindi, meron kasi siyang kwento eh. Eh kasi hindi pa kasi lumalabas, so hindi ko malabas yung kwento. So, sa itong meeting na lang ito, sa kwat ko? Sa very good government ko ba lalabas? Sa kwat ko? As a good government. Eh, about sa akin, wala naman ako doon sa kwat ko eh. I think sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya mas masahol pa ako kay PRD. Eh kasi hindi niya ata ma-approve. So tinigilan niya ako doon sa EJK. So may in-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung maghinihintay niyo na kwento, may in-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin, pero directed, related sa kanya. May video pa yun eh. Any follow-up, Kat?
Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video, ma'am? Alam niyo naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa akin. Ma'am, hindi po. JC, alam mo. Oh. Ma'am, huh? Oh, inantayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yan kasi ako yung ano eh. Ako yung may alam. Hindi, iba pa. Yeah. Hindi, ito yung pulveron. Hindi din. Hindi din. Oo. Wala na bang question? Ano na ito? Fishing na ito. Fishing. Maraming salamat. Next question, Jason. So, sa tingin mo ba, VP, instead yung sinasabi nilang, sorry, JC, sorry. Sorry, Your Honor. Dapat na hindi ko ma-recognize. So, ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nila you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary ako tactics yun. Nila. Ako yun. Kasi, tingnan nyo. Sa totoong problem. Ako, mayor ako ha, ng 3 terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for this 3 years? Nakikita niyo ba na meron silang landmark legislation? Mula. Inuubos nila yung oras ng mga kita niyo yung mga tao sa DepEd. Wala na nagawang trabaho yun. Kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan dyan sa mga hearings nila going after me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng pera kung saan-saan. Kasi wala naman kasing projects na masasabi natin. Ang sa amin yan pag umuupo ako, well ako, ewan ko lang sa iba. Ako, nung mayor ako, pinag-uusapan kaagad, ano ang big ticket project ng 3 taon na ito? Ano ang landmark legislation ng taong ito? Kasi yan yung gagamitin namin para ma-re-elect kami. Diba? Yan yung sasabihin namin, kita nyo, may landmark legislation tayo. So, dapat kasi pag upo mo, ganyan yun, diba? Sasabihin mo sa mga tao, in 6 years, pinakamayaman na ang Pilipinas, in 6 years, ganito, may security, dami kang. And then lahat ng trabaho mo, papunta siya doon para pag-alis mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past 6 years. So, thoughts, follow up, other matters. Oo, okay lang kasi ano, inano niyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin niyo na lahat. Thank you, kunin niyo na lahat ng mga kailangan ninyo. Ma'am. Huwag lang about siya. Okay. Okay. Pangalanan natin siya. Yes. Wala pa akong actually wala akong code name para sa kanya eh. Sinasabi ko diretso yung pangalan niya pag ginalibak na ko siya. Okay. Ma'am, COC filing na po next week. Will you be endorsing like senators or may Senate slate po ba kayo? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that is my primary duty right now to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko doon. Pero, we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So tingnan natin, baka pagdating noong February,
medyo maluwang na and pwede na mangampanya. Okay. Pwede ba? Sorry, when you agreed to run with President Marcos in 2022, did you ever imagine yourself being in at the center of controversies and even impeachment rumors less than halfway into your term? Kasali yan sa sit down. Next na yan. Yes, Ma'am. Mrs. Cheryl, follow up. Ma'am, you previously said po na 3 Dutertes will be running for the Senate. Magtutuloy po ba kaya ito? Una ko, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila, mga tao na nakapalibot sa kanila na tatakbo daw, naghahanda, tumakbo. Hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Pero if ever, ma'am, you'll be supporting them po? Yes, of course. Nandito ako para sa kanila. In fact, nagtanong na ako sa kapatid ko sa Slate, doon sa Davao City, pati yung mga konsehal, tinanong ko sila. Meron ba akong matutulong sa inyo? And then they all said na, wag ka nang tumulong dito, kami nang bahala. Naiintindihan namin na mas marami kang problema kaysa sa amin doon, dito sa Davao City. So, okay lang sa amin. Okay lang kami. Yan yung sagot nila doon. PDP has allied with 3 parties. Ang HNP po ba ready to ally with the PDP? Wala pa kaming discussion na mag-alliance with PDP. But hindi ko alam kung bakit gusto pa nilang makipag-alyansa sa amin. Dalawa lang kami doon na sa partido. Ako tsaka si Mayor Al David Uy ng Samal. Kami na lang dalawa na nandoon sa partido. Sa HNP, yes. Ma'am, you had a family dinner, I think, or lunch. Complete family. May photo po. PRRD, your mom, Mayor Baste, Congressman Pulong, and you, I think, in Davao City. What was discussed there politically? Ano rin po yung advice sa inyo ni PRRD when it comes to defending the office of the Vice President right now? And thirdly, meron po bang mga humihingi ng endorsement niya for the 2025 midterm elections? Okay. Meron bang humihingi ng endorsement? Wala naman for the 2025 midterm elections. Ano ang advice ni PRRD in defending? PRRD, talaga? Iniisip niyo, magbibigay ng advice yun. Yan, sasabihin lang nun, sapakin mo na yan, subukin mo na yan, sunugin mo na yan. Ganun yun. PRD is a jarhead, no? Alam naman natin lahat yan. So, kung pupunta kay PRD, ang ma-expect mo dun ay galit, sigaw, at volcano eruption, ganyan. So wala siyang advice defending the office of the Vice President. Ano pa ba yun? Nag-discuss ba kami ng political? Wala eh, kasi matagal yung discussion about family. Nag-run down kasi sila isa-isa sa apo, yung mag-asawa or mag-ex. Sorry sa mga girlfriends. Nag-run down sila sa mga apo. So, inisa-isa nila from the eldest apo, anong nangyayari, anong ginagawa, and then sunod na apo. So, lahat ng parent sumasagot. Like, PZD answered para sa mga anak niya, and then Baste answered para sa mga anak niya, and then ako ay answered para sa mga anak ko. So, yun yung nangyari. So, medyo mahaba yung discussion kasi marami silang tanong regarding sa mga apo nila. Ay, naku, si PRD, pag sinabihan mo ICC, sasabihin niya sa'yo, babarilin ko sila lahat. So, yeah, no, wala. There's no talking to PRD. Pero si PRD mo, parang nagsasabi mo, hindi siya may mga apo. Kasi mo siya, please, tapos. Oh, yes. Oo. Ang lagi lang kasi nasa kanya is yung mga anak ni Baste, ni Mayor Baste.
yung mga anak namin ni PZD, wala kasi sa Davao, so hindi na kikita. Nakikita lang niya pag break at saka yung mga ganyan pag merong occasions like Christmas, birthdays. So he's still parang nasa puso pa rin yung mga apo niya? I think mas nasa puso niya yung mga apo niya kaysa sa mga anak niya.